Tungkol pa rin sa mga kaloob ng Espiritu. Ang pag-ibig, kung ganun, ang inyong pakamithiin. Nasain ninyo ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na, na ang makapagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang nagsasalita sa ibang wika ay sa Diyos na ikipag-usap, hindi sa tao. Sapagkat walang nakauunawa sa Kanya. Gayunman, nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Sa kabilang dako, yaon namang nagpapahayag ng salita ng Diyos ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay ng kanilang pananampalataya. Ikalalakas ng loob at ikaaaliw ang sariling pamumuhay espiritual, ang pinauunlad na nagsasalita sa ibang wika. Ngunit ang iglesia ang pinauunlad ng nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kanina po ay naglutulanya po ang ating nasolalista budyang na maaari na tayong maglusulali sa wika ng makalani. Kaya nga sa mga susunod na mga pagtitipon dito ay maaari na po kayo magwika sa wika ng Espiritu Santo o ang tinatawag na makalangin na wika. Binasa po sa ating pagbasa mula sa aklat ng Korinto na ang nagsasalita sa ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap. Maliwanag ba? Narinig nyo ba? Malinaw po ba? So hindi po sa demonyo. Kaya nga kung may mga tao na nagsasabi na tayo ay nagsasalita sa wika at ang wikang ito ay galing sa demonyo, siya po ay isang sinungaling. Nilalabastangan niya ang banal na kasulatan. At hindi iginagalang ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang nagsasalita sa ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap. Eh wala naman tayong mababasa sa Bible na yung nagsasalita sa ibang wika ay sa demonyo nakikipag-usap. Meron ba kayo mababasa? Wala tayong mababasa. Eh ang nakalagay sa Bible, ang nagsasalita sa wika ay sa Diyos nakikipag-usap. No? Kaya nga po, napakalinaw ng kalooban ng Diyos. Napakadetalyado ng kalooban ng Diyos. Kailanman ang masamang espiritu ay hindi makapagbibigay ng wika. Sapagkat ang wika na salita ay galing sa Diyos. Sapagkat ang salita ay Diyos. Saan man ang galing ng salita? Sa Diyos.
Eh kung nanggaling sa Diyos, mabuti ba masama? Mabuti. Oh, eh mabuti. O, paano magiging masama yung mabuti? Ang mabuti ay mabuti. Alam ang bagay na nagmula sa Diyos? Mabuti. Ay mabuti. Kapag ito ay nagmula sa Diyos na mabuti, ang hindi lang mabuti yung magmumula sa atin. Amen ba? Amen. Ayun, mas malamang. Yan ang sabi ni Monsignor Vera. O, isa lang ang nagmumula sa'yo. Ano yun? Kasalanan. At hindi yun. Amen? Amen. O, pero kapag galing sa Diyos, kagaya ng pagsasalita sa ibang bika, kagaya ng pagpapagaling sa mga may sakit, kagaya ng paggawa ng mga himala, paano ito magiging masama? Kung ito ay galing sa Diyos. Eh, saan ba nang galing? Saan ba nang galing ang karunungan? Sa Diyos. Saan ba nang galing ang kaalaman? Sa Diyos. Saan ba nang galing ang talino? Sa Diyos. Saan nang galing yung barel? O ano ba gamit ng barel? Ang gamit ng baril ay? Pagtatanggol sa sarili. Masyado kayong mga kriminal. Masyado kayong kriminal. Papatayin nyo ka agad. Ellen ba? Baka mauna ka? Oh, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Pero tandaan na, inabango tayo, pinsalain ang mga tao, padadalan muna sila ng Diyos ng libo-libong mga anghel, at libo-libong mga bukol, libo-libong mga salo. Kaya bago makarating sa'yo, pisarot na. Amen? Eh, hindi ko mananalig ka sa Diyos. So, yung nagtitiwala sa Diyos, ililigtas ng Diyos. Yung hindi naniniwala kay Amang Yahweh, magkakabukol, magkakapigsa, magkakasakit, ha? Magkakamalas, katulad ng Paraon. Amen? Amen. O yun ang sinapit ng Paraon. Sapagkat hindi niya naniwala kay Amang Yahweh. Ay ba naman po yung sakit ni Brother Ente? Yun naman kay Brother Ente, may natural disease po yun. Baka naman sabihin niyo eh. Normal yun na. Halimbawa, nakakain tayo ng matamis, ang sakit yung ngipin mo, normal yun. Ba't sumakit yung ngipin mo? Nakakain ka ng matamis. Magaya ni Flor, o nakakain ng maraming pampatigas, yun ang bigas niya. Ano ba pati pampatigas na kinain mo? Pansit. Biskuit. Biskuit. Oh. Mga pampatigas niya. Ba't ka ba ikaw nahihili ka sa pampatigas? Ayan, yung mga kinakain mo eh. Kumusta na po, Brother Ente, yung kamay ninyo? Hindi na maka. Pinagaling na nila mangyari. Palakpakan mo. Sabi nga niya, mangyari, ano? Ilalayo ko kayo sa anumang karamdaman. Pero matitikman mo muna. Ganun yung katulad niya, Jesus. No? Si Jesus ay binabata muna niya yung karamdaman. Kinukuha niya yung mga sakit. At pagkatapos niya makuha, ito ay itatapon sa apoy ng impyerno. Yun lang naman ang gagawin niya. Takat ng bukol, sa impyerno pa. Paninigas ng braso, sa impyerno pa. Sakit ng ngipin, sa impyerno pa. O, kaya yung ngipin ko, mauubod na. Puro katatapon sa impyerno. Nagkakain. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? Ang nagsasalita sa ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap. Hindi
Sa tao. O yun po yung nakalagay sa Bible. Po. May iisipin mo na Diyos ka nakikipag-usap? O ba? Maayos ba yun? Hindi. Kapag tayo ay nagsalita na tayo patibang wika, yung ating dila ay dila ng Espiritu Santo. Yan yung banal na dila. Kaya nga, makapagpupuri lang tayo sa Ama ng banal na papuri kapag tayo ay nagsasalita sa iba't ibang wika. O, banal na papuri yun. Dalisay na papuri. Malinis na papuri. Ganap na papuri. Kasi bakit? Anong dila yung ginamit mo? Dila ng Espiritu Santo. Kasi ikaw, maging ikaw, hindi mo maintindihan. Pero kapag may interpreter, maintindihan mo na. Kasi meron ng interpreter. Eh kung sa Diyos ka nakikipag-usap, anong ba't ka matatakot? Baka sila, sa mundo sila nakikipag-usap. So kaya, sama-samang espiritu. Amen? Pero tayo dito, sa bagong Jerusalem, kaya kita nyo, bagong Jerusalem. So, yan ang tahanan ng Diyos. Na mula, sa langit. Sa langit na? Ibinaba. Ibinaba ni Amang Yahweh. Amen. Oh, meron pa bang Jerusalem sa langit? Meron. Ako sa tisip. Meron. Grabe kayo. Mapapagalitan ako sa ginagawa niyo. Meron pa bang Jerusalem sa langit? Meron. Ano yung Jerusalem sa langit? Yun ang ganap na Jerusalem. Yung sa lupa, bago Jerusalem. Na, nagkakaintindihan ba tayo? Baka naman sabihin nyo. Para pinangihinaan ako ng loob sa inyo. Kaswapan mo lang. Mayawalan mo ba? Sa langit. Naroon yung ganap na Jerusalem. So yung dito, yung bagong Jerusalem, ito po eh partial. Bahagi lamang. Patikim lamang ng ganap na Jerusalem. Patikim lang ito. Oh. Pag wala na ito, hindi na kayo papalik ito. Makakagalito na ito. Kaya, huwag kayong basta-basta sasagot, ha? Mr. Tess! Ate Tess, ano ho ba naturo nyo rin? Hindi kayo nakikinod! Ano ba tinuro nyo rito? Kasi si Strada, di ba nangyong tayo? Eh, kalinggit pa nga lang nun eh! Paisipin mo yung ganap na Jerusalem, handol lahat yung mga santo, handol lahat yung mga anghel. Oh. Eh, ako siya pa rito yun. Kaya naging, si Brother Eddie ko may naging isip, sabi ang iniisip na Brother Eddie, saan kaya makakasya? Hindi na akyat eh.
Eh, bilang nagpapalang ng konti. Nakakita kasi natira yung pagkakalang. Hindi na lang yung bagong Jerusalem. Katunod niyan, yung pagdating niya. Maliwanag ba? Amen. Maliwanag ba? Amen. Nakakaintindihan tayo. Amen. Oh, meron bang Jerusalem sa langit? Meron. Meron pa din. Andun yung original eh. Amen ba? Amen. Pero nagbaba si Ama rito. Nagbaba siya. Ganun po yun. Nagbahagi. No? Ibinahagi niya sa atin yung pamamahala niya. Dito sa Nubalipin. Dito sa Bangkong Jerusalem. Dito sa Nubalipin. Yan ang naalala, brother. Dito bumaba sa Nubalipin. Kasi nga po, bumaba. Pagkatapos bumaba, ano ang kasunod? Natandaan mo yun. Pag bumaba, pagka baba niya, ang kasunod? Pag kumakan, ano ang kasunod? Maliwanag ba? Amen. Huwag nating paniniwalaan yung turo ng ibang reliyon na ang Diyos daw ay hindi umaalis sa kanyang upuan. Maliwanag ba? Isipin mo, ang Diyos permanente lang na nakaupo. At nakadikit yung kanyang pit sa kanyang trono. Siguro iniisip nung iba kasi kaya ayaw nilang patayuin, baka agawin yung trono ng Diyos. Baka maraming nila niya ng magic. Ano ba yung pagsi? Isipin mo turo na yun? Oh. Ayaw nang tumayo ba? Ayaw na lang. Kita mo yung turo na ginawa mo yun. Oh, yun ang magandang pinagsisigawan sa buong daigdig. Ang Diyos ay hindi tumatayo, hindi bumaba, nakaupo lang lagi sa trono. Eh, di ba magandang iyakapin si Brother Ete? Akala ko nga nung nakaraan, iyayakapin siya niya Mang Yawe. Nilehan pa lang ata siya, hindi na niyakap. Di ba? Kasi ang Mang Yawe, mahilig Mang Yawe. Di ba? Kaya ako pagdating kaya kay Ente, yakapin kaya. Hindi niyakap. Amen? Nilehan pa lang. Maliwanag po ba? Nakakaintindihan po tayo. Amen. So ang Diyos ay bumaba. Bakit bumaba? Bakit bumaba ba ang Diyos? Kasi? Nakakit. Tatandaan niyo po. Bumaba. Bakit pwede bumaba? Kasi galing po siya sa taas. Kasi po yung nasa itaas, hindi na po siya tataas. Kasi nasa taas na eh. So, ginagawa lang yung nasa taas. Bumababa. Katulad ni Mama Mary. Si Mama Mary pa ay bumababa. Amen. Kasi galing siya sa taas. Eh kung galing siya sa baba, hindi na siya mababa. Nakakaintindihan po ba tayo? Oo, lumainin nyo. At huwag kayong salita ng salita. Ano hindi? Iniisip. Nanay Bonet. Joke lang nyo. Maliwanag po ba? Amen. Ang nagsasalita sa ibang